kapayapaan. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa namang paghahayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Nabigurburo na. Well, magandang maga, Pilipinas at buong daigdig. At sa lahat na nakikinig, lalong-lalo na yung nagpapahalaga sa mga mensahe na galing sa Diyos na binibigay ko sa inyo, dahil ang sabi ng Diyos sa akin, ipakilala mo ko sa kanila para wala na silang may dadahilan pa sa kanilang kasalanan. Kasi ang tamad-tamad niyong maghanap sa Diyos, yan ang mga pangako niya. Hanapin niyo ako at kayo'y mga bubuhay. Kaya lang, hindi mo intindihan niyo, hanapin mo ako. Dahil ang sabi ng mga hulaan ng mga propeta sa iba't ibang bansa, nakikita nila ang Panginoon o ang Ama ay lumalakad sa babaw ng Pilipinas. Kasama niya lahat ng mga banal na espiritu. So, itong mga hiwaga nito, halos hindi nyo maintindihan at maunawaan at hindi nyo paniwalaan. Pero sinabi ngayon ng espiritu sa ating kapanahonan, ang Panginoon, marami raw ibon. Kalingaga ito, ibon. Anong klaseng ibon? Baka kalapati ay ibon yan. Banal na espiritu naglumilipad dito sa buong Pilipinas na maghahanap ng punong kahoy na kanilang masisilungan o bawat tao na kanilang mapasukan, dahil yung punong kahoy na nakausap ni Moses sa bundok ng Sinai. Kalinghaga lang yun, yung punong kahoy ay siya yung taon na ginamit niya na naghayag. Nung palahong punong kahoy, ngayon hindi na punong kahoy, taon na. Kaya nalimbawa rin ni Jesus yung sarili niya na punong kahoy ng ubas. At siya ang ginamit ng Diyos noong panahon niya. Ngayon sa panahon natin, panahon ni Jesus, namatay siya, di ba? Namatay o pinatay? Pinatay. Sumunod si Pablo, pinatay din. At yung mga apostol, pinatay din lahat. Sino pumatay? Sino pumatay? Ayon sa balita sa Facebook, iba't ibang bansa ang kinaunan nila at pinagpapatay sila. Pero Roman Empire daw yun. So, noong panahon natin, si Rizal, Dr. Rizal ang dinapuan ng ibon. Pinatay din. Ngayon, sa panahon natin, sino yung dinapuan ng ibon? O espiritu? Dahil ibon, talihaga lang yan ah. Okay. Pero ang ibon na tinutok ay kalampati at banal espiritu at nung panahon ni Jesus, hindi ba yun ang sinasaysay ng kasulatan? Nung binyagan ni Juan, nakita ni Juan na dumapo sa kanyang kalampati, di ba?
So, yung kalapate, di ba ibon? Dalang Diyos lang ang yung ibon. At narinig at tinig. At sinabi, ito ang anak kong kinalulugdan. Yan inyong pakinggan. Ngayon, kung ano ang hinahayag ng Diyos, hindi pinapakinggan ng tao. Kahit na napanood ni Rizal, pinakinggan ba ng tao? Lalo ngayon. Lalo na ngayon. Fake news. Lalo hindi na pakinggan ng tao na dinapuan ng ibon o espiritu o kalapate. Dahil ang sabi ng Diyos kay Juan Bautista, kung sino makita mo na binabaan ng espiritu at manahan sa kanya, yan ang bibinyag sa inyo ng Espiritu Santo at apoy. Noong panahon ni Juan yun, na siyang Jesus na dinapuan ng kalapate. Ngayon, noong panahon ni Pedro, Pablo, nakita ba ng tao na siya dinapuan ng kalapate? Sino yung kalapate na yun? Siya rin, Jesus. Noong nakita sila sa Damasco, binihag ni Jesus si Pablo. At dinamit niya si Pablo na ihayag ang kanyang pangalan sa mga hintil. Ngayon, ang panahon ni Rizal, ganun din. Walang nakakita sa Espiritu kailanman. O ngayon din sa ating panahon. Ano ang hula sa ating panahon? Dahil madalang ko lang gamitin ng referensya sa Biblia. Dahil nasabi ko na lang sa inyo, ngayon, bilang patunay, nandun sa Gawa, Kapitulo 2:17, dahil yung naganap na pagdapo ng ibon noong araw na kapulungan ng mga apostol, nandun sa kakatipo ng mga tao at bumaba sa kanilang Espiritu Santo na nag-anyong apoy naman. Kaya pala ginawa rin relihiyon yung Pentecostes. Okay. Ngayon, kayo ba mga Pentecostes? Kayo ba mga Sabadista? Pentecostes, Sabat. Pareho lang ang kaulugan. Ang Sabat at Pentecostes, isa lang ang kaulugan yan. Yan ang din tinatawag na General Meeting, General Assembly. Original yan na sinabi ng Diyos. Araw ng Pentecostes, doon sa Deuteronomio 4G. Basa. Sige. Deuteronomio, Kapitulo 4, Talatang Gs. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita, upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Alright. Yan ang utos. Itinuro ba ninyo sa inyo mga sinasakupan yung mga anak ninyo? Kaya mga anak ninyo naging bobo eh. Original na bobo. Dahil hindi niya itinuro sa kanila ang pagdating ng Diyos sa araw ng Pentecostes o Sabat. Alright. Ang salim po kasi dyan na hindi nila alam, wala pong nakapaghanda ng daan sa kanila at walang bumababang banal na espiritu. Talaga, po, napaka... kung sino yung binabaan ng espiritu, yan rin ang magbabautismo ng Espiritu Santo o kayo naman religion. Bautismo kayo ng bautismo. Lahat ba na binautismoan nyo ay nagbago? Nabanal ba sila? Ito pa po yung hiwaga dyan. Nagsisiban sila sa kanilang kasalanan. Yung tinatanong nila na nakakita ng Espiritu Santo, yung inilulugluglug nila sa tubig, dapat yung naglulugluglug sa tubig ang nakakakita ng Espiritu Santo. Talaga? Baliktad kayo eh. Kung sino yung nagbibinyag, yun ang makakita ng Espiritu, hindi yung binibinyagan. Kasi si Juan Bautista, siya po yung nagpatuto na nakita niya yung kalapate. Kayong nagbibinyag ngayon, nakita ba ninyo ang Espiritu Santo?
Kaya pare-pareho kayo, walang laman ng utak na sinasabi ng iyon. Nabubunyag na, mga kalokohan. Yung Genesis, Kapitulo 1, original na bubo, walang laman ng utak, walang coconut, sabi. Walang, merong nga coco, wala naman nut. Yan ang ibig sabihin. Walang laman ng utak. Eto po, Genesis Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Nang pasimula, inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. O, at sino ang tuturo yung mga tao walang anyo? Alam niya walang anyo? Hindi sila anyong Diyos. Anyong tulisan magnanakaw. Anyong hayop. Walang laman ng utak. Tingnan niyo mga hayop po. Kasi yung utak ba ninyo yung hayop? Kaya original na hayop ng tao na nilalang ng Diyos. Isa lang tao na nilagyan niya ng utak. Kandungan, si Adan, yung pangalawang paglalang. Ngayon naman, sinasay ko na nga sa inyo, yung nakaraan Facebook, yung pangalawang paglalang, siya yung tinutukoy ni Jesus sa San Juan Kapitulo 3, yung isilang na muli. Naisilang na ba kayong muli? Kagaya ni Nicodemo? Mabuti yung born again si na tinatawag. Mabuti pa si Nicodemo, nagkaroon na ng utak, nakilala na niya yung taong sinaroonan ng Diyos. Sibasahin mo. Juan, hindi na tayo sana magbibigyan ng reference dahil naibigay ko na lahat sa inyo. Sarili ko ng revelasyon, sarili ko ng payag para malaman nyo na ako'y isang propeta sa ating kapanahunan. Sige. Juan Kapitulo 3, talatang 1. May isang lalaki nga sa Fariseo na nagngangalang Nicodemo. Oh, alam, kasali pa sa pananampalatayang Hudyo, maaaring isa siyang pastor. Ito rin na parang sa kanya na gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa na mga tanda na yung ginagawa, maliban na kung suma sa kanya ang Diyos. Alright, yan ang nakita ni Nicodemo na ginagawa ni Jesus. Dahil yun ang sabi ni Jesus sa San Juan, Kapitulo 14. Jesus! Hindi ka baga nananampalataya sa na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. O, yung sinasalita niya, yun ang revelation galing sa kanyang bibig. Ang revelation ko ngayon, hindi galing sa akin, kundi galing sa Diyos at galing kay Jesucristo. Anong meaning ngayon yan? Prophet. Anong meaning ng prophet? Propeta. God interpreters of God's word. Inspired interpreter of God's word. Ibig sabihin yung inspired, inspirado, inspirado na maghayag ng salita ng Diyos. Yan ang prophet. Dahil narinig niya o alam niya ang tining ng Diyos o nabasa niya sa Biblia at interpret niya ang alam niya sa Biblia. O, ganda na. Yan ang prophet. O kahit na yung hindi sa Biblia, yung revelation ng Holy Spirit na siya yung God na sinabi ng Jesus sa San Juan 14 ay San Juan 4:22, Diyos ay Espiritu at ang Espiritu ay maghayag 14 San Juan 14 talatang 26. Ay, San Juan. San Juan ba yun? Matthew 12. Ano po yung nakalagay? 48. Ay, 40. Oo. San Juan 12:48. Yes. Yan ang revelation ni Jesus na sinabi niya harap-harapan sa mga tao.
ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalitay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Alright, nagaganap din ngayon. Iba lang ang pagkakasalita. Alright, ngayon, yung salita ko ngayon, original ba ito? Galing ba sa Biblia? Galing ba sa Diyos? Alright. Mula-mula yung sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita na galing sa akin sariling kaisipan, kundi ang Ama nagsugo sa akin. Siya ang nagbigay ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano dapat kong salitain. Di ba ganun? So, yun din ang ginagawa ko. Kung ano ang dapat kong sabihin at salitain, yun din ang sasabihin ko sa inyo. Alright, malinaw ha? So, ano sabi ng Diyos? Ibubuhos ko sa huling araw. Oh. Sabi, sa Gawa, Kapitulo 2. Ayan, yun may sabi na ito. Si Pablo na. Tanda nyo ha, yung mga apostol na ang gumawa nito. Dahil diyan ay hango sa salita ni Propeta Joel para matupad ang kasulatan. Diba sa'yo? Ito po, dito po tayo sa kay Propeta Joel. Joel, Kapitulo 2, Talatang 32. Ng araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang babae... Ang mga propeta nung unang panahon, ngayon, doon mabuo ang mensahe ng isang propeta at yan ay hayag niya sa mga tao. Ito po pala kay Propeta Joel sa 2:28 ng Joel Kapitulo 2. Sige. Ipinangako ang pagbubuhos ng Espiritu ng Panginoon. O, kita niyo na sa lumang tipan yan. Sige, basahin mo yung pagbubuhos. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae manghuhula. Ang inyong matatanda ay magsisiparaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko. Ano yung pangitain? Ang tawag ninyo, third eye. Vision. Alright. Vision. Makakita kayo ng mga vision. Alam niyo, vision? Foresight. Kung tawagin niyo. Tawag naman niyo iba, clear, buoyant. Naghula rin pala si Propeta Joel na mangyayari sa panahon natin. Talaga? Mangyayari lahat. O, nangyari ba nung panahon ng mga apostol nung natipon sila ng araw ng Pentecostes? Gawa, Kapitulo 2. Naganap yun. At nagaganap din sa ating panahon, nung panahon ni Rizal, naganap yan dahil 12 alagad niya, kasama niya sa kapulungan at ang pamagat ng kanilang relihiyon ay KKK. Atin na yan. Katas-taas ang kagalang-galangang katipunan, kapulungan. Yung katipunan, kapulungan. Dahil yun, sabi ng Diyos, tipunin. Yo, saan ang galing yung katipunan? Yun, kanilang pagpupulong, natipon sila. Assembly, kung tawag ninyo. Alright, malinaw na yan ha. Wala nang makailangan ni paliwanag pa. Kaya naganap noong panahon ng mga apostol, yung pangako ni Jesus, na ako'y magbabalik. Sa araw ng Pentecostes, naganap yan. Kasi basahin mo na sa Kapitulo 2:1. Gawa, Kapitulo 2, Talatang 1. At nang dumating niya ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas
at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila may napakita mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Oh, yun ang palatandaan ng pagdating ng espiritu. Parang dilang apoy dahil original yan na sinabi kandelero. Ha? Ang mga kandelero ng Diyos, sila, yung mga arkanghel. Kaya yun ang palatandaan na mga arkanghel ang bumaba. Tandaan nyo ha, dila ng apoy, parang kandila. Kaya nga, dila ng apoy, kandila. Okay, tandaan na. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Yan po yung pagre-revelasyon nila ng mga banal na Espiritu. O, kung may Ilocano ka, magwika ka ng Ilocano. Ngayon, kung Tagalog ka, magwika ka ng Tagalog. Yun pong napapanood natin, mga Ilocano yung revelasyon ng Espiritu. Kung Pangasinan, magwika ka ng Pangasinan. Eh kung Amerikano ka, di mag-English ka. Okay. Kung Bisaya ka, mag-Bisaya ka. Yan, iba't ibang mga wika na ipinagkaloob sa sangkatauhan. Yan po yung hindi maintindihan ng mga mangaral, mga iba't ibang wika. Yan po yung mga revelasyon ng mga banal na espiritu sa iba't ibang lengguahe. Alright. Kasi lahat ng laman, sabi. Bakit ang Bisaya ba? Hindi laman, hindi tao. Ang Ilocano ba? Hindi tao. Tagalog ba? Hindi tao. Hindi laman. Ang ibig sabihin po nito, para po maintindihan ng mga tao yung lahat ng revelasyon kung anong sabi lang meron sila. Alam nyo kung bakit ko sinasaysay ito? Dahil panganib na naman tayo, tandaan nyo ah, hinula na naman ni Dr. Sal na magkaroon ng lindol. Ayaw ko mangyari yun, tandaan nyo. Kaya kung maaari lang, pagbuti na nyo na gawin itong tinuturo ko sa inyo para maiwasan natin yung parusa sa mga suwail na kagaya ninyo. Ayaw nyo maniwala sa Biblia, pero naniniwala kayo sa periodiko. Yung mga fake news. Naniniwala, hindi kayo maniwala sa Biblia, pero maniwala kayo sa Manila Chronicle. Pero ang Manila Chronicle, nandito sa Biblia, tandaan nyo ah. Alam nyo Manila Chronicle na sinasabi? Yun, ang Chronicles. Aklat ng Kronika, yan ang Chronicle. Ano ang Chronicle? Mga balita ng Espiritu. Nung bata pa ako, ang dalawa lang ang dyaryo dito sa Pilipinas. Manila Times, Manila Chronicle. O, kita na. Wala na yata yung mga periodo. Wala na yon. Kaya ang Chronicle na sinasabi ninyo, yan ang Kronika, aklat ng Kronikas. O, kita nyo. Ngayon, ito nga naman, balita ngayon, yan ang pahayag ng Espiritu. Pero hindi kayo maniwala sa balitang Espiritu. Yun nga dapat ang inaasam-asam nila dapat eh. So, paano kayo ngayon mamulat sa katotohanan kundi nyo paniwalaan itong sinasabing Chronicle sa Biblia, balitang Espiritu ng galing sa Diyos? Kaya nga po maraming napapahamak ayon nila paniwalaan. Kaya ganyan kayo na pag nagagantihan ni Jesus. Hindi ba nyo alam na gumaganti na si Jesus dahil sa ginawa ng tao ng panahon niya? Pinatay siya bilang tinuring na kaaway. Oh, kung makahayag na Diyos dito sa mundo'y babaw, kaaway ba ninyo ang Diyos? Dahil si Jesus, hinahayag niya yung salita ng Diyos, pero hindi yung paniwalaan. So, nakipag-away kayo sa Diyos. Alam niyo nangyari nung napatay si Jesus? Noon nandun pa lang sa nakapako siya sa krus eh, alam na niya na parurusan niya ang mataw eh. Papatay niya ang mataw eh. Kaya hiningi niya ngayon na magitan siya. Ano yung salitang pamamagitan? Ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
So, pinagpagnuli pa rin yung karanasan na pagpatay sa kanya. Nung namatay siya, anong nangyari? Hindi ba nyo nabasa sa Biblia? Lumindol, kinidlat yung mga tao na nanonood sa so crucifixion na sinasabi nyo. Nagkamatay yata lahat ng mga nandun. Oh, yung lahat na nanonood, kinidlat sila, nabiyak yung lupa, kinilabon sila ng lupa. Kagaya ng panahon ni Moses. Ano sabi ni Pilato? Ano sabi ni Pilato? Napatay natin ang anak ng Diyos. Ito pala sila... Nung napatay nila, saka palang nila paniwalaan. Na yun, anak ng Diyos ay napatay nila. Pero tinago pa rin nila yung katotohanan. Pero hindi pa rin yung hinayang. Hanggang ngayon, ano sabi kasi ni Pilato bago siya patayin? Walang kasalanan ng taong ito na dapat niyang ikamatay dahil sinisintan yung sentensya ay crucifixion. Yun ang sentensya sa mga kriminal. Eh, Romano Katoliko po kasi yung kalaban ni Jesus yun eh. Si Kristo ba ay kriminal? Hindi naman kriminal ah. Nanggagamot, nangangaral sa mga tao. Kriminal ba yun? Bakit pinatay siya na gaya ng kriminal? Kamukhang huli ni siya doon sa Puerto Gethsemane. Doon sa, ang tawag doon? Dahil ang mga Roman Imperyo po kasi na Romano ang tunay na kalaban ni Jesus Kristo nung panahon nila. Kaya ganun sila kalupit sa Panginoong Jesus Kristo. So, hindi nyo alam na si Papa ng Romas na si Anas ang kumurona ng tinig kay Jesus Kristo. Romano Katoliko po yan. Ang tawag niyang yung Romano na yan, hindi Romano Katoliko. Imperyo. Imperyo ng Roma. Yan ang original pangalan. Roman Empire. Hindi Katoliko Romano. Hindi Apostolika. Hindi yan ang pangalan. Pinalitan lang nila ang original na pangalan. Roman Empire. Okay. Eh, sila po yung naghahari nung panahon nila. At sila naghahari. At ayon nilang... Walang relihiyon na maghari. Hanggang ngayon, sila pa rin naman. So, yan ang original. Ngayon, pinatawad sila ni Jesus Cristo. Humingi ng tawad eh. Ama, patawarin mo sila. Kaya na yung pagpatay ni Pablo kay Esteban. Ano sabi ni Esteban? Ama, huwag mong ipapataw sa kanila ng kasalanan itong ginawa nila sa akin. Ano, nanghilipan niya ng tawad si Esteban, ginaya niya si Jesus. O ngayon, anong ginagawa ninyo? Hindi pa kayo nagising sa katotohanan? Dahil ayaw nang pabasa ang Biblia sa tao. Bakit? Matalino ng tao ngayon, tandaan nyo. Pag nabasa nila Biblia, tiyak nahihiwalayan kayo, tandaan nyo yan. Kayaan nyo ipabasa ng Biblia? Para hindi lang maraman ng katotohanan. Nangyari po yan noong panahon ng Dr. Jose Rizal. Lahat ng mga tao pinagbabawalan ng mga paring Praile na magbasa ng Biblia. Talaga? Kaya si Dr. Jose Rizal pumunta pa na ibang bansa para pag-aralan ng Biblia. Talaga? O ano hawag ni Rizal sa kanyang monumento? Biblia. Biblia yun. Ikinamatay niya Biblia. Ganon din si Jesus. Ikinamatay niya ang pangangaral ng Biblia. Kahit po pagka bumababa dito si Dr. Jose Rizal, hawak pa rin niya yung Biblia niya. Ganon din dito. Si San Pablo. Ayan ang original na Katoliko. Binihag ni Jesus Cristo sa templo ng Damascus. O, nakita niyo, binasan niyo yun. Gawa, Kapitulo 9. Dahil si Jesus, pinangako niya na hindi niya iwanan yung kanyang mga worshippers, yung mga nanamba. Nung napunta si Pablo sa Damasco, o sino nagbabantay doon sa Damasco, di ba si Jesus? Ngayon, kung alam niyo istorya na binasa na ninyo, malaman niyo na ito aking sinasabi. Ano sabi ni Jesus? Pablo, bakit mo ko pinag-usig? Hindi naman si Jesus iniusig eh. Yung mga mananamba, dahil yung mga mananamba na yan, sila ang katawan ni Kristo. Tandaan mo ah. Siya ang ulo ng iglesia at siya ang katawan. At sino man, sabi niya, na gumambala sa inyo, ako ang ginagambala. At sino man uusig sa inyo,
ako ang inuusig. Ayan, nung makaram niya si Pablo sa daan ng Damasco. Pablo, sabi niya, Saulo. Hindi pa Pablo noon. Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? So, binawlog niya si Pablo at ginamot siya na Ananias at namulat siya sa katotohanan dahil inaralan nila doon sa daan ng Damasco, yung templo ng Damasco. Doon siya tinuruan na ebanghelyo at namulat siya sa ebanghelyo. Kaya yung piglang pambabago na ganap kay Pablo. Yung isang kisap mata na tinatawag, nagbago si Pablo at naging alipin ni Jesucristo at siya ang nagtaguyod ng ebanghelyo noong panahon niya. Alright. Marami na siya naturuan. Mabuti pa po si Apostol San Pablo may isip. Kasi isang Romano-Katoliko si San Pablo, nung malaman niya na makapangyarihan yung grupo ng Panginoong Jesucristo na doon yung biyaya sa pangyarihan, si lumipat siya. Meron pa yung nahikahin si Pablo, isang huwes. Nakalimutan ko na pangalan yung huwes doon. Basahin mo sa Gawa 22. Uno. Gawa 22. Noong nakaarap siya, Haring Pesto pala yan. Pesto. Mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. Alam niyo, pagsasanggalang, pinagtatanggol niya ang kanya sarili dahil idinimanda. Dito pala yun. Sige, basahin. At nang marinig lang sila ay kinakausap niya sa wikang Hebreo, ay lalo pang tumahimik sila at sinabi niya, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Dato po at pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibas ay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon at aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Oh, yan ang ginawa niya sa daan ng Damascus. Lahat ng mga lunduyan ang pinupuntan niya, ginagapos niya, pinapakulong niya yung mga mananamba nung panahon niya. Yung mga alagad. Yung mga alagad ni Kristo. Yung mga espiritista, kung tawagin, mananamba sa espiritu, espiritista. At isa po sa napatay niya, si San Esteban. Talaga? Pinatay niya sa pagbato hanggang sa mamatay. Hindi siya pumatay. Inutosan niya yung mga pumatay. At inilihim niya. Mayroon ba namang abogado na gano'n? Alam ninyo na si Apostol Pablo ay abogado yan. Si Gamaliel po kasi isa po ito sa may-ari ng eskwelahan ng mga abogado. Doon po siya nag-aral. Talaga? Sige, basahin mo na. Diretso. Gaya rin naman ang Pangulo sa Serdote na nagpapatuto sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda na sa kanila na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid at naglakbay ako sa Damasco. So ibig sabihin po pala yung pag ginagawa niya, mayroon siya kapahintulutan. Yun ang sinasasay doon sa Gawa, Kapitulo 9. Kumuha siya ng permit sa gobyerno, mga kaparian. Ibig sabihin, license to kill pala siya. Talaga? Dituloy mo. Nasa mga kanila tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko ng mga gapos sa Jerusalem ang nangaroon upang parusahan. Ayun, pinarurusahan pala nila. Matagal mo walang kasalanan, pinarurusahan, mananambalang sa Espiritu. Sino sila sa banla? Jesus, nandun sa Damasco. Kaya siya bumulang kay Pablo. Kaya po lumalabas talaga nung panahon nila yung imperyo ng mga Romano ang tunay na kalaban talaga ng Panginoong Jesucristo. Hindi kayo maniwala. So, bobo kayo. Hindi kayo marunong bumasa. Hindi kayo makaintindi. Walang laman ng utak. Ayaw kasi lang maghari yung Panginoong Jesucristo ng panahon nila. Ang liwa-liwanag ang sinasaysay ng Biblia. Hindi maintindihan. Bagay, nung bata pa naman po yung Panginoong Jesucristo kay Haring Herodes, talagang pinapatay na siya eh. Eh sino po ba si Herodes? Di po ba Romano? Ngayon po, lumalabas na po sa world history
Yung katotohanan na dapat ninyo malaman na imperyo ng mga Romano-Katoliko yung kalaban ng Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya. Kayo, huwag niyo sasabihin na Katoliko si Kristo, Katoliko si Biblia, sinungaling kayo, propeta. Kaya tama po pala sinabi ni kapatid na Soriano, na yung ama ay inagawa ng dangal talaga ng Papa ng Roma, kasi dapat ang itinataas daw nila yung dakilang ama, ay sila po yung nataas eh. Kaya yung Papa ng Roma, kahit saan pumuntang bayan, pinagkakaguluhan milyong-milyong tao, sinasamba yung Papa ng Roma, na sa halip sana, yung dakilang ama, sinasamba ng sangkatauhan. Nagpanggap nga ng Diyos. Yun, napakaliwanag po. Kinuhanan nila ng dangal ang dakilang ama. Wala naman siya naliligtas. Wala naman siya naturoan. Anong tinuruan niya sa Katoliko Romano? Kasinungalingan. Iniligaw niya lang ng tao. Sinakop niya ang buong daigdig. Iniligaw niya ang sandaigdigan. Pero tandaan po nila, hindi po yung malawakang grupo ang kasama ang maghahari ng Panginoon. Maliit po ang nakapropesiya sa banal na kasulatan. May tumatawag sa iyo. Sandali lang. Natuloy. Kaya ngayon, itong katotohanan nito na hiya ko sa inyo. Ay, okay na. Dahil hinulanan ni Dr. Rizal ang lindol na napakalakas sa Pilipinas. Tanda nyo ah. Dahil lahat ng hulayan ni Dr. Rizal nagaganap noon pa. Ang sabi po ni Dr. Rizal, sinabi raw po niya yan para hindi po kayo takutin, upang lahat po kayo ay makapaghanda at makahingi ng awa at magdasal sa dakilang ama. So, ang payo ko naman sa inyo, manampalataya na kayo, magdasal na kayo. Huwag ninyong gamitin lang yung dasal na paulit-ulit. Isang ama namin lang, tapos salinin nyo na ang panalangin galing sa puso nyo. Hilingin nyo na ang anumang gusto nyo. Ha? Dahil yan ay maniwala kayo, huwag nawang mangyari. At hindi po pinakikinggan ang dakilang ama mapaulit-ulit at walang kabulang panalangin daw, sabi ng Panginoong Jesucristo. So, kanon ni tinuro ni Jesucristo sa Biblia? Yan ang gawin ninyo. Dahil ang Biblia, ang tawag nila ngayon ay Divino Verbo, banal na salita. Alright. So, at ang Biblia po ay Diyos na dapat nilang malaman. Kaya ano nangyari kay Pablo, huwag na nga mangyari sa inyo na kayo ay bubulagin. Kaya nga, bulag kayo eh. Hindi man kayo binulag, bulag na kayo talaga. Sabi po na Apostol San Pablo yun eh. Sadyang binulag ng Diyos ng sanlibutan ng sangkatauhan. Talaga, yung kaisipan nyo, binulag ni Satanas para wag kayo maniwala. Ito po. Dahil wala siyang makasama sa impyerno, kundi niya kayo bulagin. Tandaan nyo ah. Ito po, ikalawang Korinto, kapitulo 4, talatang 4. Sige. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisipalataya. O sino yung Diyos ng sanlibutan ito? Satanas. Hindi ba Satanas? Yan na nagpapayaman sa inyo. Dahil yan ang alok niya kay Jesucristo nung nag-ayuno. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi niya, gawin mo nga ang bato ito na tinapay. Gusto niya si Jesucristo mag-magic. Kalinghaga lang po yun. May kahulugan po yun. Ano po pinakahulugan noon na kalinghaga? Ano pangako niya kay Jesucristo? Kung magpatira pa ka, nasuambasahin mo ako. Lahat ng kayamanan ng mundo, ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, pwede pala siyang maghari noong panahon na iyo kung gugustuhin niya sa utos ni Satanas. Oo nga, paghari niya si Jesucristo. Pero, mangulimbat na mga pera, kayamanan ng tao. Yan ang ginagawa ng mga Romano ngayon. Bilyonar na sila dahil mayaman na sila. Dahil hindi sinambat po bilyonaryo, trilyonaryo po sila. Trilyonaryo, okay. Pinakamayaman sa buong mundo. Sir, malinaw na kayo ang kumagat sa alok ni Satanas. Pagpapayaman, hindi nyo alam ang sinabi ng Diyos kay
si Panyas, si Propeta, si Panyas, na ang kayamanan niya hindi makapagliligtas sa inyo. Pagdating ng galit ng Diyos, tingnan niyo nangyari mga sa ibang bansa. Yung mga inanod, binaha, nakaligtas ba sila sa pamagitan ng pera? May nagawa ba ang pera? Wala. So, wala mga gawa ang pera. Tandaan nyo, matagal mo na sinasabi niyan sa inyo eh. So, gawin na nyo nararapat. Lumuhod na lang kayo sa Diyos, magsisi na kayo. Yung pera nyo, ibigyan nyo na sa mga tao. Dali na, sinabi niya kay Pablo. Noong yung kausap niya doon sa Bago Timan, sa Mateo, yung binatang mayaman, siya si Pablo. Anong sabi yung binatang mayaman na siya si Pablo? Nausap niya Jesus, ano sabi niya? Ano gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano sabi ni Jesus? Sundin mo ang utos ng Diyos. Nagawa ko na lahat yan, sabi niya. Ano pa gagawin ko? Ipagbili mo ang kayamanan mo, lahat mong pag-ari, at ibigay mo sa mga mahirap. Umayaw si Pablo. Dumating. Ano? Hindi niya tinanggap yung sinabi ni Kristo. Basahin po ba natin yung istorya niyan? Ito po sa Marcos Kapitulo 10, talatang ito po, sa 18 na tayo mag-umpisa. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya at huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi sa kanya, Guro, lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagkatitig sa kanya ni Jesus ay ginilo siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Oh, see? Yan si Pablo. Noong binata pa siya, walang asawa, bata pa siya doon. O ilang taon makalipas, umiral na naman yung katarantaduhan niya. Kaya yun ang ginawa niya doon sa daan ng Damasco. Yung nakausap niya nung buhay pa siya, siya pa rin yung nakausap niya nung patay na siya. Okay na. Get nyo? Kung hindi ka maniwala dyan, bobo pa rin kayo talaga. At sa kaalaman po lang lahat, si San Pablo po yung lalaking mayaman na nagtanong sa Panginoong Hesukristo kung paano siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Yun, ang kausap niya doon sa Marcos na binasa lang. Ito po, sa 17, naiwanan po kanina. Sige, masahin. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? O yan, si Pablo. Saulo pa lang ang pangalan niya noon. Yan ang tinatawag na binatang mayaman. Milyonaryo kasi. Abogado. So, siguro, yumaman siya dahil abogado siya eh. Marami siyang nabulang tao, nalilang na tao. Dahil isa siyang abogado. Oo. So, siguro, hindi ito din abogado. Abogado, baka abogago. Kaya sa gagawin niya, sinabi na ni Jesus, ang ginawa ko na lahat yan. Yan. Paniwalaan nyo kaya na ginawa na niya lahat yun? Tunay pong abogado sa San Pablo kasi yung pong eskwelahan ni Gamaliel, isa pong sa kinikilala na eskwelahan ng mga abogado noong kapanahunan nila. Talaga? Oh, hindi kayo nagbabasa ng Biblia kasi kaya hindi nyo alam yung world history. Yan Biblia ay world history yan. Tandaan nyo ha. May katapat na aklat yan, yung dictionary at yung
aklat ng kinasulatan ng mga hari. Yon ang world history na sinasabi nyo. Wala na yung world history. Nandun ang pangalan ng hari sa kanyang kapanahunan. Nakalista ron. Pati si Rhodes nakalagay doon. At nandun din si Jesus sa page 23. Kung anong ginawa niya doon. Wala na yung world history. Tinago nyo. Paano? Kapano? Ayon ninyo na mamulat ang tao sa katotohanan. Gusto na mamulat ang tao sa kasinungalingan. Kaya inililihim niyo ang katotohanan at ang kasinungalingan ng inyong inayag. O ngayon, mahilihim ba ninyo katotohanan? Eh, nandito na ako. Walang kasinungalingan. Hindi mabubulgar kayon. Tandaan nyo. Alright, so, para sa ganoon, maalis na yung galit ng Diyos. Nagkatotoo po pala sinabi ni Apostol San Pablo sa Roma Kapitulo 1, talatang 25. Talaga? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. O yan, ang mga Romano. Noon pala. Tinakpan nila katotohanan, itinago, at inayag ang kasinungalingan. Hanggang ngayon, kasinungalingan pa rin nag-aari sa mga Katoliko. Na hindi nyo alam ng Katoliko ang pumatay kay Hesus Kristo. Kaya pala yung Papa ng Roma sinasamba ng mga tao kasi tuloy po natin binabasa natin. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Kaya ang ama nila yung Papa ng Roma, kaya Father ang tawag nila. Kaya po pala kahit sa bansa pumunta yung Papa ng Roma, milyon-milyong mga tao nagkakagulo sa kanya. Talaga? Siya yung sinasamba. Dahil nagpanggap siya na naman Diyos. Ama. Ang tanong, siya ba ang naglalang na tao? Tik-tik po yung butiki. Ang tanong, siya ba ang lumalang na tao yung Papa ng Roma? Tama-tama yung sinabi ni Kapatid Soriano, Eli Soriano. Inagawan niya ng dangal ang dakilang ama. Talaga? Sila nagpanggap ng Diyos. Ang tanong, makalikha ba sila ng tao, yung mga papa? Makalalang sila ng tunay ng tao? Wala. Wala silang kaya. Meron na. Nandun na sa ibang bansa, yung babaguhin ng pyesa ng tao. Ah, yung tao nagiging unggoy. Oh, yun na ang plano na nila. Eh, sila kaya yung gawing ganon? Gusto yung kaya nila mabuhay. Yung tao gagawing tigre. Hindi mo alam na Romano lahat yun? Papalitan nila ngayon ang tao. Ang unggoy na ngayon ang maging tao. Yun po siguro yung ginawa nila sa artificial womb na ginawa nila. Talaga? Ginagaya nga nila ang Diyos. Hindi ba sinabi ko sa iyo, yung pyesa ng tao na putol-putol, lalo yung mga aksidente, ilagay nila sa preservation yon para hindi mabulok. Anong ginawa nila? Pinagtatahin nila. Hita, kamay, buong katawan, inasimbol nila. Ang tanong ko lang po sa kanila, kung sila yung ginagawa na ganon, na lalalangin kang isang mongoloid, gugustuhin po ba nilang mabuhay? Pakinggan mo muna kung bakit hindi sila nagtagumpay. Nung mabuo nila yung tao, talaga lumakad. Ang kaya lang hindi makapagsalita kasi Frankenstein po yun. Palagay ko siya yun, siya yun po si Frankenstein. Kaso lang po hindi pa rin lakayang gawin yung nagawa ng dakilang ama. Hindi makapagsalita, perfecto nagawa dali nila alam kung paano magsalita. Walang bukabularyo na lalabas sa kanyang bibig. Parang ribulto. Kaya po hindi pinapayagan ng Diyos yung mga ganyang bagay. Dahil labag sa kalooban ng dakilang ama yung ginagawa nila. At tinatawag sa kanila, great imitator. Impostor. Yung katotohanan, papalitan nila ng impostor. So, yan ang nagaganap ngayon. Ngayon, galit na ang Diyos. Talagang binasagana ng Diyos ang karunungan sa mga iba.
Kaya yung karungan naman na yun, sumobra. Pati mga medisina, sobra na. Ginagawa na negosyo, nagpapayaman na sa mga medisina. Alam niyo, sabi lang niyo sa akin noong 1990s, magpapasapit ako ng sakit anak na hindi mapapagaling ng mga dalubasa. Naganap ba? Naganap. Naganap! Mapagaling ba ninyo yung COVID na sinasabi niyo? Kaya na nung gawin yung bakunaan yan, hindi mapagaling. Dahil isa po yan sa naimensahe natin bago po dumating yung COVID-COVID na yan. Naimensahe na po namin sa inyo yan. Dahil bilang pagmamahal po ng pastor sa inyong lahat, inihayag po namin yung mangyayari na dapat sana kung pinakinggan po ninyo yung mga katotohanang inihahayag namin, dapat sana maraming tao ang nangaligtas at hindi nagkamatay. Maaw kayo sa mga pinapatay ng Diyos, oh. Milyon-milyon na. Dahil yan ang nakahula. Kung gusto yung bawasan ng tao, dahil yan ang plano niyo, one world government, one world order, nabawasan ang populasyon ng mundo. Ayan na, nauna na siya, babawas. Baka kayo, ha? Kayo mga Swael. Ito na naman po. Kayo ang maunang mabawas. Naghayag na naman po yung Dr. Jose Rizal na magkakaroon daw po ng 1 lindol. Hindi po ba kayo nababahala at hindi po ba kayo natatakot? Dr. Jose Rizal po yung naghayag niyan na magkakaroon daw po ng 1 lindol. Baka maganap yung hula ni Jesus. Sa Matthew 4:24. Basahin po ba natin? Oh. Matthew kapitulo 3 muna. 24:3. Nung nagtatanong yung mga alagad. Inihula po ito ng... Huwag sana maganap yan, ha. Yung sinabi niyan, walang bato na ilalagay sa ibabaw ng bato na hindi mabubuwal. Alam niyo yan, yun tinatawag ninyong kondominium. Ang bawat bahay, patong-patong, yun ang tinutukoy na bato. Pagpatong-patongin yung bahay, at walang bahay na hindi magigima, sabi ni Jesus. Sige, basahin. Sa uno po pala, tsaka doon sa dos. Sige. Mateo Kapitulo 24, talatang 1 hanggang 2. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. O yan, ang hula ni Jesus, ha? Huwag na akong mangyari. Nangyari na doon sa Euro. Ano yun? Turkey at Morocco at marami pa pong ibang bansa na nangyari na yan. O, lahat ng bahay nilampaso na. Alam ko pagkagawa ng mga bahay na yun. Ha? Marurupok talaga na. Patong lang sa lupa. Walang pundasyon sa ilan ng lupa. Nakapatong lang yun. Dahil yan ang pabrika ng mga kalpintero na madaling as in mabuo ang bahay. Kaya pag muli ka ng bahay, nakaplano na. Pagdidikitin lang yon. Yan ang yari dyan sa ibang bansa. Kaya madaling iyanon. Ano yun? Ayun namang mga kondominium. Di iba yung lahat yan. Sa pamagitan ng lindol, tanda nyo, ha? Bako po, yun, baka yan na yung lindol na sinabi ng Doktor Stan. Huwag na huwag mangyari. Kaya sinasabi ko, ayaw ko mangyari makita yan. Dahil nung araw pa, nung una pa, ipinagtatagpul ko na kayo. Ipinagmamagitan ko na kayo. Saka bihira ko lang po maringgan ang Doktor Rizal na maghayag ng mga ganyan. Ayaw ko mangyari yan. Kaya ako nangilabot. Ngayon, nung dumating yung Yolanda, dahil alam ko, ilalampaso niya ang dadaanan Pilipina. Niya. Hiniling ko na naman na huwag niyang gagawin, huwag niyang itutuloy. Ano sabi niya sa akin? Huwag mo kong pipigilan ngayon. Sasampulan ko lang ang bansa mong Pilipinas. O sampul pa lang yun pala. Ayong susunod na sampul na hindi ko na inawat. Yung kasunod ng bagyo, ano pa nga?
Odette. Odette. O, sample pa lang yun. Kaya gusto niya, puro sample. O yan o, ang dami ng sample. Dahil ayaw na niya ako magdepensa. Ayaw na ako ba maghitan. Dahil gusto niya, patigman kayo na parusa. Dahil yan ang kailangan ninyo, tanda. Eh, hindi pa rin kayo nagtanda. Hindi pa rin natakot. Lama rin katakot. Gusto niyo lipulin na kayo. Dahil sabi niya, sakala kayo magsisi, magpatay na kayo. Kapag nagliwalay na yung kaluluwa at saka yung katawan. Kasasabi lang niya kahapon yon sa tanlak. Kapas tanlak. Sakala kayo marunong magsisi, pagpatay na kayo, huli na. Impyerno na katanggan. Ang pagkakasabi po kasi niya, kapag naghiwalay na yung katawan at kaluluwa. Seryo, patay. Oh, doon pala kayo magsisi. Kagaya nangyari ng panahon ni Nue. Nung malulunlo sila, saka pala sila magsisi. Nung nasa harapanan nila yung kamatayan, wala nang ligtas. So, huwag na huwag mangyari. Sinasabi ko sa inyo, kaya itong paghayag ko na ito, bilang babala sa inyo. Babala at paghahanda. Hindi kayo, hindi ko namin kayo tinatakot. Binibigyan lang namin kayo ng babala. Baka sakaling hindi na ituloy ng Diyos yung kanyang pasya. Okay? Kaya tinutusan ko na kayo ngayon na magdasal. Huwag niyong gagamitin yung dasal na Katoliko dahil ayon na yung dasal na Katoliko. Paulit-ulit na dasal. Ang gusto niya isang ama namin lang. Pagkatapos ng ama namin, yung hiling niyo galing sa puso niyo, gawin ninyo para sa ganun. Ang Diyos naman ay hindi maiinis. Dahil inis na inis niya ang mga dasal ninyo mga Katoliko paulit-ulit. Kung ano-anong sinasabi nyo, wala namang katuturan. Alright. Ito po yung reference ng ng sinasabi po ng pastor. Yung sinabi po ng Panginoon tungkol sa pananalangin na sana po ay matutuhan nyo po yung itinuro ng Panginoong Hesukristo. Iyan ang kinagalit ng mga Katoliko na sinabi ni Jesus. Mateo Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 7. Datapwat ikaw pagka ikaw, ang Panginoong Hesukristo po nagtuturo nito. Datapwat ikaw pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Huwag kayong magdarasal sa mga prosesyon. Ayon ng Diyos yun. Kaya ang tawag daw niyan ay kayabangan. Pagpapaimbabaw daw po yan. Pagpapaimbabaw yan. Nakala nyo, ha? Marunong kayo magdasal. Pinapakita nyo sa mga tao, magdasal ka, itago mo. Kagaya sinabi ni Jesus, pumasok ka sa silid mo, doon ka magdasal. Diyan po sila, na, sa prosesyon po na yan, diyan sila nagdadasal na puro paulit-ulit na ayaw po ng Ama. Malaga! At kasama pa po rin yung pagpuprosesyon nila sa mga ribulto. Ayaw na ayaw po yan na dakilang Ama, tandaan nyo po. Diyosan yan eh. Anong sabi ng Diyos? Kay David, kay na kay Moses, sinabi na niya yan. Ha? Na huwag sasamba sa ribulto sa Deuteronomio doon na masawit 115 yan ha? Yan na sinabi ni Haring David. Kaya po yung nasa mga bansang India pinagtatapo na po nila lahat ng ribulto nila eh dahil alam nila na walang magagawa at hindi makapagliligtas eh bakit po dito sa Pilipinas hindi nila gawin yan? Wala ay faking Diyos yan eh. Ito po, tuloy na lang po natin ito sa 7 na po tayo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasalta ay didinggin sila. Alam niyo, ibig sabihin ng hintil, taong walang Diyos. Ay, ibig sabihin pala, yung mga Katoliko. Eh, paulit-ulit. Hintil ang mga yan. Walang Diyos sila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Yan, ribulto. Wala po pala sila pinagkaiba kay Nabucodonosor. Talaga? Yan, pinasasamba sila Haring Daniel. Eh, ganun. Pag hindi ka sumamba, ihawi ka sa pumukulong apoy. O laglalaglam na apoy, kurno. Yan ang panakot nila nung panahon na yon. Hanggang ngayon. Okay? So,
ang Diyos ay maalis na ang galit na. Galit niya sa inyo. Sumunod na kayo sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dahil yan ang kaligtasan ng tao. So, mag-aral na kayo ng Ebanghelyo. Sumunod kayo sa aking masinasabi. Sambayin niyo ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Yan ang sinabi ni Jesus. Ito naman po kasi sinabi ni Propeta Joel nung kapanahunan niya. Sige. Sabi po niya rito, Joel Kapitulo 2, talatang 32. Nabanggit ko po ito kanina. At mangyayari ng sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. O, see? Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, duron yaong nangakatanan. Gaya ng sinabi ng Panginoon at sa nangalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. At ito pa ang tinuro ni Jesus sa Lucas 11, Kapitulo 11, Versikulo 11, 12, at 13. Yan ang binigyan niyang at sundin natin. 11. Kung gusto niyo Espiritu, yan o, tinuro niya. Ang pamamaran para dumating sa inyo ang Espiritu Santo. Dahil wala kayo Espiritu Santo, reborto, meron kayo. Nakakausap ba niyo ang Diyos dyan sa simbahan ninyo? Eh mabuti mas Solomon. Inutusan ng Diyos na magtayo ng simbahan at yan ang ginagaya niyo. Wala naman Diyos sa simbahan ninyo. Si Solomon lang ang nakakausap niya ang Diyos sa kanyang simbahan dahil Diyos ang nagtayo. Yeah. Ito po ang pinagtataka ko sa mga simbahan ng Katoliko. Bakit po yung mga mangkukulam may araw sila ng pagsamba doon sa mga Katoliko? Lalo paano walang Diyos na sumasaway sa kanila? O, punta kayo, kayo lang magkukulam dito, tingnan ko lang, kundi kayo sawayin. Eh, pagpupupugutan sila ng ulo ng San Miguel dito. Alam ninyo, ha? Si San Miguel pumupugot ng ulo, tandaan nyo. Ah, mga kaluluwa lang, pagpupugutan ng ulo ni San Miguel, sige pala kayo mga magkukulam dito. Pumarito kayo. Lumamit kayo, tingnan ko lang. Pero po pagka sa ano araw ng Biyernes at Martes, nandun po yung mga mangkukulam sa Quiapo. Paano di ba puno na mangkukulam ang Katoliko? Wala namang espiritu na sumusuway sa kanila. Sumasaway. Wala namang si Jesus sa kanila para sawayin mga yan. Ano mo yung sabi ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. Ayan. Ayo, Satanas naman, nakapasok sa inyo. Kaya, dahil wala kayong kapangyarihan na pabalak. May nangyari na po yata gano'n na sa ibang lunduyan. Yung makukulam papasok sa lunduyan. Ah, dyan sa tanlak. O, oh, yun. Pinasok ng mangkukulam. Alam niyo mangkukulam? Hindi na katagal. Dahil narinig niya yung salita ng kabanalan na hayag na Espiritu, nanginginig siya. Natago na siya, lumayo na siya. Masuklog pa. Ayan po, hindi po kaya pasukin ng makukulam ang mga kaharian ng langit. Ito po, Lucas Kapitulo 11, talatang 11. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya, at hindi isda ang bibigay kundi isang ahas? O yan, ang pagsaysay ni Jesus ha, humingi ka ng espiritu, bibigyan ka ng demonyo. Naku po. Bakit espiritu hinihingi mo? Espiritu ibibigay sa'yo. Sintalo mo na. Tinaligaga lang niya yung itlog. O kung siya humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisingi sa kanya? Oh, kanta kayo ng kanta na Come Holy Spirit, I need you. Wala na ba bumaba ng Holy Spirit? Baka demonyo bumaba. Eh dito po sa oras po na pagkanta namin ng Come Holy Spirit, may bumababa po mga banal na Espiritu at nagpapakilala po sila na hindi gaya na sinasabi niyo karumal-dumal na Espiritu. Ngayon, dahil ang Panginoon ay Holy Spirit na yan. Tandaan nyo ah. Ano sabi niya sa Ama nung buhay siya? Ama, yung mga taong binigay mo sa akin, ibig ko kung saan ako naroon,
Sila naman ay sila dumaong naman kasama ay dumaong ko. Kasama ko. Ang tanong, saan naroon ngayon si Jesucristo? Dahil siya ay Holy Spirit na. Nasa inyo ba? O nasa amin? Panahon na po kasi para mabunyag na po yung katotohanan. Linggo-linggo na kayag dito. Dalawa sila, Dr. Sal. Kasali Moses. Kasali si Ama Abraham. Kasali San Miguel Arcangel. Lahat ng Arcangel, pwede sila bumaba. Kaya lang, wala sila magamit na kasangkapan. Ngayon po, sinasabi ng ating medium, numakit sa langit. Marami daw pong ibon na nagliliparan sa kalangitan, wala daw pong madapuan. Talinghaga po niya yon. Marami daw pong mga banal na espiritu na gusto nang bumaba. Wala daw po silang magamit na tao. Eh paano? Walang naghahanda ng daan kagaya ni Juan Bautista. Kagaya ni Pablo. Yun po sinabi ng San Pablo sa Hebreo Kapitulo 15. Sinabi, gawa. May sinabi rin po si Apostol San Pablo. Sige, basahin mo. Sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, Hay na't handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ihanda mo? Ihanda mo. Alright. Nakanda ba niyo katawan para paggamit niyo sa banal na espiritu? Dahil ang Panginoon po ay tumutok-tok sa inyong mga puso. Talaga? So, ihanda niyo katawan niyo. Banal. Kaaya-aya. Nakalugod-lugod, nahandog sa Diyos. Yan ang katawan ninyo. Ihandog na ninyo sa Diyos. Gaya ng paghandog ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Para gamitin ng banal espiritu. Ito po yung sa paghandog naman ng inyong mga sarili, Roma 12. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hayag buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Hayag buhay, handog yan ah. Handog nyo ang katawan nyo sa Diyos para gamitin niya. Alright. Sa kanyang paghahayag, kahit na sa kanyang panggagamot, kahit na anong gawin ng Espiritu sa kanya ay magawa niya kung siya ay paggamit niya ang kanyang katawan sa Diyos. Kagaya ng ginawa ni Jesucristo. Si Jesucristo, hinandog niya ang kanya sarili sa Diyos at ang Diyos ay nanahan sa kanya. Yun ang sinasaysay niya. Para po gawing tahanan ng Diyos. Talaga? Yung mga tao bilang templo. Templo nila. Kung hindi niyo magawa yun, pumunta kayo rito. At gagawin ko kayo lahat, propeta. Gagawin ko kayo lahat na kasangkapan ng Diyos. Kaya nga po ang sabi po ni Apostol San Pablo sa mga taong nais po lumapit dito sa karya ng langit, sabi po niya rito, Hebreo, Kapitulo 10, talatang 22. Sige. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Siyempre, ang Diyos ay banal. Kailangan niya, ang tahanan niya ay taong banal din. Tandaan niyo ah, kaya banalin niyo sarili niyo para malinis na tahanan ng Espiritu Santo. Dahil pagbarbe, reject. Ma-reject kayo lahat. Magbanal kayo, ibig sabihin, para kayo ay karapat-dapat na tirahan ng Espiritu Santo. Kung saan siya, kung gusto niya manirahan, sa isang tao na gumaganap ng tungkulin niya nandun sa Juan 14:23 yung pagayag naman niya pareho yun si 14:21 hanggang 23. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ng mga yaon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Oh, yun ang lihim niyang pahayag at ikaw naman, sabihin mo na yung kanyang ipilahayag sa tao, sa sarili mong pananalita. Propeta ka na pag pumasok sa iyo ang Panginoon.
pag naghayag siya sa iyo, ihayag mo rin sa tao. Dahil yun ang sinabi niya, ano mo marinig niyo sa bulong, ipagsigawan niyo sa mga bubungan. Alam niyo mga bubungan? Mga sambahan! Isa na rin po ito sa lihim na dapat na rin po mahayag sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ang Panginoong Hesukristo po at ang mga banal. Bumababa po sila sa kalagitnaan po ng mga pagpupulong nyo. Siya po ang naghahayag na mga bagay na darating, nangangaral ng gagamot, nagbibigay ng mga biyaya at kapangyarihan sa mga taong sumusunod gawin sa kanyang mga kontos. At tuturuan ko kayo. Tandaan nyo, kung di kayang gumawa ng propeta, gagawin ko kayong propeta. At lumapit na po kayo sa pastor na ibinigay, ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa na siyang magtutuwid ng lahat ng mga kamalian na ipinangaral ng mga naunang mga ngaral. Dahil siya po ang espiritu ng katotohanan na ipinalangin ng ating Panginoon noong kapanahunan niya. Buhay pa siya, nanalangin na siya sa Ama na bibigyan tayo ng ibang mang-aaliw. O ngayon, lahat din ko sinabi ko, gagawin ko. Basta lumapit kayo sa akin. Tuloy po ba natin yung sa 22? Si Judas, hindi ang Iskariote. Si Judas, hindi ang Iskariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? O, si, alam niyo pahayag, magrevelasyon. Magpapahayag. Gusto ni Judas. Hindi yung Iskariote. Si Judas Tadeo. Gusto niya buong sangkatauhan. Maghayag na ang Diyos. Anong sabi naman ni Jesus? Alam niyo, yung kausap niya, medium yan, propeta yan. Ama ang kausap ni Judas. Na hindi lalam. Tanda niyo yan ang sekreto ng Biblia. Yan po yung mga hiwaga na dapat niyo pong malaman. Na yung Ama nasa kay Jesus. Kaya sumasagot sa tao ay ang Ama mismo. Kasi basahin mo na kung anong sagot ng Ama sa katawan ni Jesus. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ng aking salita. At siya ibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya gagawin namin aming tahanan. O kita na na. Napakalina. Hindi lang isa, dalawa na sila. Natatahan sa iyo, Ama, Anak, Espiritu Santo, magtatlo pa. Kaya nga po ito yung sasabihin ko sa lahat po ng mga mananampalataya, kung ginawa pong tahanan ng Ama at ng Espiritu Santo at ng Panginoong Jesu Cristo. Sino yung original na Espiritu Santo? Yung mga Arkanghel. Yan ang mga original na Holy Spirit. Dapat po sana bumababa sila sa inyong mga sambahan. Hanapin niyo po kung saan po sila nananahan. Hanapin niyo po kung saan po sila nagre-revelasyon. Hanapin niyo na, dahil yan ang utos, bago mahuli ang lahat. Sabi ni Sepanyas, ibasahin. Ang bayan na ipinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Eh, bakit sinabi daw walang kay... Walang hiya talaga. Walang utang na loob. Nilalang lang sila eh. Wala silang respeto sa lumalang. Pero ginagalang nila yung Papa. Siya ba lumalang ng tao sa Papa? Oo nga po, nakakaawa naman yung Ama. Salip sana nakakaawa yung Ama na kinikilala. Nakakaawa naman yung mga taong na bola. Nalinglang. Naligaw. Kaya pala sinabi ng Ama, kung ako ngay inyong Ama, nasa ng aking dangal, ninakaw na ng Papa ng Roma. Ginagalang yung Papa bilang Ama, Father, yung Ama nyo sa langit, pinababayan nyo. Eh malinaw din po sinabi ng Panginoon, huwag kayong patawag ng Ama dahil isa lang ang ating Ama na nasa langit. Bakit po sila ipapatawag ng Ama? Kayong lahat, sabi niya, magkakapatid. Kaya brotherhood tayo eh. Sa kanya brotherhood ng taksil. Hindi brotherhood yun mataksil. Doon pala nagkasala na yung mga pare at yung Papa ng Roma. Na sa pagpapatawag nila ng Ama dahil hindi pwedeng tawagin ng Ama ang sinuman dahil may isa lang tayong Ama na nasa langit. Yung Ama sa panampalataya, siya si Jesus.
ama ng sangkatauhan at ang kanyang ina, ina ng sangkatauhan. Yon ang tinatawag ng mga Mother Superior na sinasabi ng Katoliko, Madre de Dios. Siya po ba yung inang Birhen Maria? Oo. Napakaliwanag po niyan. Ang Birhen Maria, medium yan, tandaan nyo. At ayaw po nilang paniwalaan yung inang Birhen Maria. Alam nyo kung sino ang protektor niya? Gabriel Arcangel ang protektor ng Birhen Maria. Nakita niyo na, nahayag na yung mga hiwaga. Kaya po sa lahat po nang hindi naniniwala sa inang Birhen Maria, maawa po kayo sa inyong sarili. Dahil kung yung inang Birhen Maria ay lumuluha daw po sa kalangitan, maihingi lang kayo ng awa sa dakilang ama para huwag kayo patayin. 16-year-old pa lang yan, manggagamot na ang Birhen Maria, tandaan nyo ah. Lumuluha daw po yung inang Birhen Maria para sa ihingi kayo ng awa na huwag kayong patayin ng dakilang ama, tapos ayaw nyo pa rin siyang ayaw nyo rin paniwala ng inang Birhen Maria. Ang Birhen Maria ay siya ang official medium sa Jerusalem. Isa po yan sa hiwaga na dapat nyo rin malaman. Kaya lang, po ang Biblia. Medium, wala sa kanya ang protektor niya nung hilingin niya ang alak kay Jesucristo. Anak, sabi niya, wala silang alak. Ano sabi yung Espiritu na sa kay Birhen Maria ay kay Jesucristo? Dahil si Birhen Maria, hindi naka-akto ang Espiritu sa kanya. Hindi niya na malayan na ang kausap niya pala ay Ama. Ano sabi niyong Ama? Babae, hindi pa dumating ang oras ko. Niya. Pinipilit niya na bigyan sila ng alak dahil nauusan sila ng alak doon sa piyesta ng Kanaan. Ay, piyesta ng Kana. Kanaan. Kanaan ba yun? Alright. Yung Buda, bala, kasalan sa Kanaan. Ano sagot ng Ama kay Birhen Maria? Babae, hindi pa tumating ang oras ko. Ibig sabihin, ang medium kasi may oras na pagpasok ang Espiritu, lalong-lalo na kung mayroong tinatawag na okasyon. Basahin po ba natin yung kasaysayan na yan, nasa 1 Kapitulo 2? Sige, basahin. At na ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana. Kana pala talaga. Pero sa ibang Biblia po, Kanaan yung nabasa ko eh. Sige. Nang Galilea at naroon ang ina ni Jesus, at inaanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi na kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo kanyang sabihin. Nagulat si Birhen Maria dyan, dahil niya kalain na naka-akto ng Espiritu kay Jesus. Dahil pareho silang medium. Si Jesus, ang kasangkapan o Espiritu na gumagamit sa kanya ay Ama. Si Birhen Maria, ang Espiritu na gumagamit sa kanya ay Gabriel Arcangel. Tanda niyo ha. Siya nagsabi na mabubuntis ka, Maria. Gabriel yun. Siya rin nagsabi si Gabriel na huwag mong pariristro sa munisipyo yung bata dahil hanapin ni Rudes para patayin. Yan, si Gabriel Arcangel. Alright. So, ngayon sa panahon natin, marami ng medium sa Pilipinas, tanda nyo, lalo na dyan sa Union Espirista hanggang doon sa Nordon, Luzon. Ha, libo-libo na ang mga propeta, pero hindi niyo pinaniwalaan. Kayo na lang, mga Romano, Katoliko, Iglesia ni Cristo, ang walang propeta. Paano kasi hindi niyo pinaniwalaan? Ang Diyos ay Espiritu at ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng tao. Nasa bahagi po yun ang katawan ni Cristo, yung propeta. Kaya po sila hindi nila pinapangaral yan. Wala sa kanilang propeta. Pero yun po, itinuro po yan ng Panginoong Jesucristo. Nasa binabaliwala lang propeta kasi. Binabaliwala po talaga nila propeta, pero yan po itinuro ng Panginoong Jesucristo sa 1 Corinto Kapitulo 12,
talatang 27 hanggang 28. Yan ang pangako ng Diyos kay Amang Abraham na ang Espiritu hindi mawawala sa kanyang lipi. Sa kanyang iglesia po, yun yung nakalagay po dito. Basahin po ba natin? Sige. Unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang sangkap niya. At ang Diyos, Diyos po ang naglagay. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una'y mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga imala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Kumpleto po ang binigay ng Diyos sa iglesia. Sa isang iglesia. Mga propeta, mga himala, mga pagtulong, mga panggagamot, nandyan, kompleto po. Alright. Binago nyo kasi kayo Katoliko, ang pangalan nyo eh. Iglesia Katolika Romana. Imperyo ng Romano, ngayon naman, Iglesia Katolika Apostolika. Apostolika, Iglesia Apostolika Romana. So, nasa iglesia rin kayo. Nila? Meron ba kayong propeta? Nasaan ba yung mga nagpapagaling sa kanila? Mga gagamot. Meron ba kayong mga apostol? Mabuti kayo, may nabalita na ako na apostol sa Mindalawa tayo, so Bisaya. Maggagamot na. Sana kayong lahat ay ganun. Dahil hinihili ko ang Diyos na mabuhusan kayo ng Espiritu. Dahil kayo rin ay tao kamukha ko. Na dapat maligtas. Kaya hinili ko na ang Banal Espiritu ay mabubuhos na sa inyo para magkaroon na tayo na tinatawag na uniforme. Isang kasuotan, tupa, hindi kambing ha. Dahil iba ang kategorya ng tupa, iba ang kategorya ng kambing. Dahil yun po yung hinahangad at ninanais natin Panginoon Hesus Kristo, ang walang hanggang pagkakaisa ng lahat ng mga relihiyon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ba't ayaw nyo magkaisa tayo? Dahil mayayaman na kayo, ayaw nyo kami may mabahanginan kaysa sa 100 piso lang? Kaya mayayaman na nila eh. Buhaya kayo talaga. Suga pa ng tawag niyan. Yun din po ang ninanais po ni Kagalang-galang Apostol San Pablo sa lahat ng mga tao. Nang bawat tao ay magkaroon na rin po ng mga pagkakaisa. Basahin po ba natin? Pilipos Kapitulo 2. Sige. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan na pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag. Alright. Uli namin lang na, mayroon ba kayong Espiritu dyan? Nagsisama ba sa inyo Espiritu o demonyo? Siya sa atin nyo, sarili ninyo. Baka demonyo yung kasama nyo sa mga iglesia ninyo. Alam namin ang kumilatis sa demonyo. Tandaan nyo ah. Tapos tayo pa sasabihin, karumaldumal espiritu bumababa. Kilala namin ang mga relisyon na may demonyo. Tandaan nyo ah. Wala kayong maililingin sa aming paningin. Dahil meron na kaming mata. Okay. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Ayon nila. Dahil ayon nila mamahagin ang pera nila. Kaya pala ang yayaman nila, mga bilyonaryo, trilyonaryo na sila lahat. Kuripot sila. Ay samantalang po, samantalang dito po sa kaharian ng langit, kung makikita nyo po yung aming pong kaharian, para lang po itong isang barong-barong. Barong-barong talaga? Anong parang? Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, hayag na po yung mga ginagawa ng ibang pananampalataya. Mag-isip na po tayo. Matatanan nyo ha, lalo-lalo kayo nasa gobyerno, naglilingkod kami. Sa Pilipinas, walang sweldo. Tandaan nyo ah. Ito po yung huli na po nating mensahe. Ito po yung nais po ng ating dakilang ama sa ating pong lahat ng mga tao, yung huling mensahe po natin. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Sepanyas Kapitulo 2.
kayo magpipisa no o magpipisa no bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang kaamuan, hanapin ninyo ang katuwiran, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Ayun na, lindol na raw. Oh, gusto niyo mangyari, lindol? Huwag na huwag mangyari. Ayaw ko nga mangyari eh. Pero parang gusto-gusto nyo ata, para mabidyoan ninyo. Ano kayo makabidyoan? Habang nagbibidyo na sila, mabagsakan sila ng isang napakalaking tipak na bato. Paano yung mabidyoan kung kayo unang namatay? Tama yung sinabi niya kahapon. Magsisi kayo, pagpatay na kayo. Too late na. Can you imagine po? Diretso na kayo sa impyerno, tandaan nyo. Minsan ko lang po naringgan ng Dr. Rizal na magbigay ng babala. Matagal na kami magkasama, Dr. Rizal. Kasama ko si Jesucristo, kasama ko si Moises na nanggagamot sa mga tao. Kasama ko ang Arkanghel, lalong-lalo na si Miguel Arkanghel na takapagpalayas ng demonyo. Mapalayas ko ba yung demonyo o masamang espiritu kung wala si Arkanghel Miguel? Tandaan nyo yan, ha? At si Dr. Jose Rizal po, isa po yan sa tumutulong sa amin sa mga panggagamot namin. Yan ang magbigay sa akin ng operasyon espiritual. Daliri ko lang. Maalis ang sakit nyo sa katawan sa tulong ni Dr. Rizal. Dr. Rafael Arkanghel, dalawa sila. Dr. Lucas, kasabi na yun sa kanila. Hindi po ba kayo nahihiwagaan sa mga bagay na naririnig po ninyo? O sasabihin nyo na naman, kabulaan na naman. Malang bintangin kasi mga yan eh. Wala naman katotohan at bintang ng bintang. Hindi ba bawal ang magbibintang? Tanda nyo ha. Bawal ang magbibintang. Kaya po hanggang dito na lamang ang aming pong palatuntunan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga taong patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong tandaan pastor. Tandaan nyo yung binitawan kong aral ha, Lucas 11, Kapitulo 11 hanggang 13. Kung gusto nyo marigaluan ng Banal Espiritu, humiling na kayo. Dalyat at talagang sinabi ng Diyos, nabibigyan kayo ng Espiritu basta hilingin nyo ang Banal Espiritu. At tapos sa inyong puso, hindi pa kunwari ha. At hanapin na po ninyo yung taong ginagamit ng ating pong dakilang ama sa ating pong kapanahunan. Talaga, kung saan naroon siya, hanapin nyo na siya. So maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po ninyo pakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng pastor, na aral ng katotohanan ng pastor, na ang pastor na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na kakandili sa atin ng ating mga kaalaman at tunawa. Purihin ang Diyos, purihin ang Ama, purihin siya sa kanyang makapangyarihang pangalan. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.